sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Iniwan ng mag-asawang kanilang barberiya at sombrerya. Sila'y nagtungo ng Punta Santa Ana, Maynila. Nanuluyan silang mag-asawa sa isang silid sa gusaling tinitirhan ng mga manggagawa ng Atlantic Gulf and Pacific Company. Mga manggagawa ng nasabing kumpanya ang nakinig ng mga aral. Ang mga unang naging bunga ng pangangaral ay binautismuhan sa Ilog, Pasig noong mga unang buwan ng 1914. Isinagawa naman ang unang pagsamba sa silid ng mag-asawang Engracia at Apolinario Ramos. Nang magsikip ang silid na iyon dahil sa pagdami ng kaanib, inilipat ang pagsamba sa bahay ni kapatid na Atanasio Morte. Doon din isinagawa ang unang banal na hapunan. Sinanay ni kapatid na Felix ang mga kapatid sa gawaing pagmimisyon. Umirang din siya sa mga kaanib para gawing may tungkulin. Natatag ang unang lokal, ang lokal ng Punta Santa Ana. Pagkatapos ay nangaral naman siya sa Tipas, Taguig, Rizal. Naitatag naman ang gawain ng iglesia sa bayan ng Taguig. Ngunit nagdanas sila ng mga pag-uusig. Kinutya sila at nilibak ng mga tao. Sa pamamahayag, nagsama nga sila ng pastor protestante. Napapahiya at nalilito, ang sasugo ay kumakalaban. Ang mga diskusyon ay lalong nagpasigla sa mga pagpupulong propaganda at nagsilbing pang-akit sa mga tao. Kabi-kabi lang mga pang-uusig kay kapatid na Manalo, lalo na ng kanyang mga sariling kababayan at mga kamag-anak. Hindi pinanghinaan ng loob si kapatid na Felix Manalo sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig. Hindi napigil ang pagpapalaganap ng mga tunay na aral ng Diyos. Naitatag ang lokal ng Tipas noong tag-araw ng 1914. Isang kababayang abogado ang tumulong kay kapatid na Manalo upang marehistro sa pamahalaan ng Iglesia ni Cristo. Opisyal itong natala noong Hulyo 27, 1914, kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Nangaral din si kapatid na Manalo sa poblasyon ng Pateros at doon sila nanirahang mag-anak upang lubusang maitaguyod ang mga gawain ng iglesia. Nagdao siya ng pulong propaganda sa Pasig, Rizal noong taong 1915. Naging bungang pagkakatatag ng mga lokal ng pulo at rosaryo. Sa Tundo ay nagbunga rin ang kanyang pamamahayag at naitatag ang mga lokal ng Dagupan, Gagalangin at Sande. Upang mapangasiwa ang lubos ang mga nakatatag na lokal, nagsagawa si kapatid na Manalo ng mga pagtuturo at pagsasanay sa mga magiging ministro sa iglesia. At dahil dito'y naipalaganap ang iglesia sa iba't ibang dako. Noong 1915, itinatag ang isang sentralisadong pangangasiwa. Ang unang tanggapang pangkalahatan ng iglesia itinayo sa distrito ng Tundo, Maynila, sa Daang Diodato. Ang tanggapang pangkalahatan ay inilipat sa Daang Sande noong 1917 at nanatili doon hanggang 1921. Ang kauna-unahang kapilya naman ay itinayo sa Daang Gabriela noong 1918. Ito ay yari sa Kawayan, Sawali at Pawid. Walang humpay si kapatid na Felix Manalo sa kanyang paggawa, dinadalaw at pinangangasiwaan ng mga pagsamba. Tuloy pa rin ang pagdaraos ng mga pamamahayag sa iba't ibang dako. Dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaanib, nagturo at humubog pa siya ng mga magiging ministro habang pinangangasiwaan ng tanggapang pangkalahatan ng iglesia. Noong 1918, itinatag ni kapatid na Manalo ang unang pagsamba ng kabataan para sa mga batang anak ng mga kapatid. Sila'y tinuruan ng mga aral ng Diyos sa madaling maunawaang paraang tanong at sagot. Noong Disyembre 25, 1918, si kapatid na Manalo ay pinarangalan ng mga ministro ng Misyon Kristiyana bilang Outstanding Evangelist. Ito'y iginawad sa Teatro Gloria sa Tundo, Maynila. Ang kauna-unahang ordinasyon ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay naganap noong Mayo 1919. Inordinahan ni kapatid na Felix Manalo ang mga ministrong kinabibilangan
ni na kapatid na Justino Casanova at Federico Inocencio. Kudyat lamang ng lalong pag-usbong ng mga distrito ng iglesia. Ang Pampanga ang kauna-unahang distrito ng iglesia sa Pilipinas at ito itinatag noong 1904. Sunod-sunod ding naitatag ang mga distrito sa mga lalawigan sa Luzon, Tarlac, Laguna, Nueva Ecija, Zambales, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Batangas at Tayabas, Quezon. Noong Marso 28, 1931, iginawad ng Genius Divinical College of Manila kay kapatid na Felix Manalo ang titulong Master of Bibliosience Honoris Causa. Ito'y pagkilala ng ating mga di kapanampalataya sa mabilis na paglago ng Iglesia ni Cristo. Sa pagdami ng mga kaanib ay puspusan ding hinarap ng sugo ang pagpapatayo ng mga bahay-sambahan nung una ay yari sa sawali at pawid lamang. Hindi naglaoy, naging kahoy at yerong galbanisado na. At upang lalong maraming tao ang marating ng gawaing pagpapalaganap, ay inilathala ni kapatid na Manalo ang magasing pasugo noong Pebrero 1939. Siya mismo ang namatnugot sa magasing ito. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito ay may anim na anak sina kapatid na Felix at Honorata. Ang mga anak nila ay sina kapatid na Pilar, kapatid na Abilina, kapatid na Dominadon, kapatid na Salvador, kapatid na Iranyo, at kapatid na Bienvenido. Isang araw, pinasok ng mga sundalong Hapones ang kapilya sa Tayuman Tondo habang nananalangin sa pagsamba si kapatid na Manalo. Nagpatuloy sa pananalangin si kapatid na Manalo. Sa buong pagtataka ng lahat, ang mga Hapon ay naupo sa hanay ng mga kapatid hanggang sa natapos ang pagsamba. Sa kabila ng mga pag-uusig at panganib sa halos 5 taong pananakop ng Hapon, buong giting na nagpatuloy ang gawaing pagpapalaganap samantalang ang ibang sektang pananampalataya ay tumigil na. Nang magwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagdaos ang mga kapatid ng mga tanging pagtitipon sa iba't ibang mga lalawigan bilang pasasalamat sa pagliligtas ng Diyos sa Iglesia. Bumango naman ang mga pagbabanta ng mga komunistang hukbalahap na nagtataguyod ng paniniwalang walang Diyos. 1945, pinagtangkaan nilang patayin si kapatid na Felix Manalo, tatambangan sa San Antonio, Lubao, Pampanga. Subalit nagkaroon ng aksidente si kapatid na Felix nang bumababa sa hagdan kaya't di na tumuloy sa pupuntahan. Noong Abril 1, 1952, mga babaeng hook naman ang naatasang bumaril sa kanya habang siya nangangasiwa ng pagsamba sa Riverside. Ngunit ipuputok na lamang ang kanilang mga baril nang biglang nanginig ang kanilang katawan. Noon din ay sumuko sila sa konstabularyo. Patuloy na pininsala at ginipit ng mga hukang mga kaanib sa iglesia sa mga lalawigan ng gitnang Luzon. Ngunit hindi pa rin naging hadlang ang mga pag-uusig. Ano man ang mangyari, patuloy na naisasagawa at napangangasiwaan ng mga pagsamba at gawain ng iglesia. Ang kauna-unahang kongkretong kapilya ay itinayo sa lokal ng Washington sa Sampaloc, Maynila noong 1948. Sumunod dito ay ang sa lokal ng Riverside, ngayon ay F. Manalo sa San Juan, Maynila, na inihandog sa Diyos noong 1952. At dahil sa pagsisikip ng mga bahay-sambahan, natatagang mga distrito ng iglesia sa Pilipinas. Kasabay nito, ang pagtitindig ng mga ministro at manggagawang mangangasiwa sa mabilis na pagdami ng mga kaanib. Noong Enero 28, 1953, pinulong ni kapatid na Manalo ang mga ministrong tagapangasiwa ng distrito at sapagkat batid niyang sa malaot madali ay papagpapahingahin siya ng dakilang ama. Nagkaroon ng halala ng kapulungan yon. Ang napagkaisahang ihalal ng mga ministro ay si kapatid na Eranyo G. Manalo bilang kahaliling tagapamahala. Si kapatid na Eranyo G. Manalo ay naordinahan bilang ministro noong Mayo 10, 1947. Ang sugo ay unti-unting sinanay si kapatid na Eranyo sa gawaing pamamahala sa iglesia.
Noong Agosto 1955, si kapatid na Manalo ay nagkasakit. Pinayuhan siya ng mga manggagamot na magpahinga. Ngunit dahil sa tungkulin ay nagpatuloy pa rin siya sa gawain niya sa iglesia. Nagdaos pa rin siya ng mga kampanya sa mga liwasang bayan, naglakbay sa mga lalawigan upang pangasiwaan ng mga pagsamba. Abril 12, 1963, sa paggugol ng buo niyang lakas sa pagsunod sa atas ng Diyos, ngayon ay natapos na niya ang kaniyang takbuhin.